Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiyahiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya,
nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niya mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na ang nagtaksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad
at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Bago piliin ni Jesus ang 12 na susuguin niya maging apostol, ang ginawa niya ay magdamag siyang nanalangin. Maganda rin, no, para sa atin bilang mga Kristiyano, no, na sa bawat desisyon natin sa buhay ay sinasamahan din natin ang panalangin. Sa bawat pagpili natin, no, we call it the act of discernment. We are sa kasama doon ay ang pananalangin natin. Huwag lang sana tayo, no, na ang desisyon natin o pasya natin ay nakaayon lamang sa emosyon natin. Minsan marami sa atin ganun, no. We act based on our decisions but we lose the act of thinking about our actions. Feel ko ganito, o yung gagawin mo. Naiinis ako, nagagalit ako, gusto kong manakit. Ang nakit ka. And you will regret it. Nagagalit ka sa isang tao, naiinis ka. Pariringga mo sa Facebook. Yung isang parinig mo, 10 nag-react. Akala nila sila yun. O hindi 10 nakaaway mo. Maganda sa buhay natin bilang Kristiyano na sa bawat pagpili natin o desisyon natin o kung sa ano ang gagawin natin, let it be not an act of or impulse of our emotion but always a fruit of prayer. Kasi yung emosyon, mabilis magbago ho yan eh. Ngayon masaya ka, mamaya pwedeng mainis ka. Ngayon malungkot ka, mamaya, baka makasumpong ka ng kaginhawaan, maging masaya ka. Emotions quickly change. But our actions can impact someone or ourselves. Kaya maganda, no, sa ating buhay Kristiyano na sa ating paglalakbay, laging samahan ng pagpapasya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sa ating unang pagbasa, si San Pablo sa sulat niya sa mga taga sa unang sulat niya sa taga Corinto ay pinuna ang mga Kristiyano na nag-aaway-away. At hindi nila maayos sa kanilang sarili muna. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, kung si Kristo talaga ang nananalaytay sa inyo at naniniwala na kayo kay Kristo, sana may pagbabago sa buhay ninyo na hindi na nangaapi kahit ang kapwa mo at kapatid mong Kristiyano. Kaya nga sabi ni San Pablo, kung siguro kung totonohan natin itong unang pagbasa, alam mo yung naghihimutok? Ganun yung damdamin ng sulat na ito. Si San Pablo ay naghihimutok sa mga Kristiyano na sila pang mga Kristiyano ang umaapi sa kapwa niya Kristiyano. Kaya pinaalalahanan ni San Pablo, kung si Jesus talaga ang inyong tinatanggap, sana may pagbabago ng buhay. Kung si Jesus ang tinatanggap, sana may pagbabago din kung sa pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Kung si Jesus sana ang tinatanggap, at kung si Jesus talaga ang tinatanggap sa buhay, ang kanyang buhay din ay pag-ayon kay Kristo.
hindi na lalabang o nang aapi ng kapwa, hindi na ninira ng kapwa, kundi gayon din sa bawat desisyon niya, sinasamahan niya ng panalangin. At siguro, ito magandang baon natin bilang Kristiyano ngayon sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya. Natignan ang halaga ng panalangin, nakalakbay natin sa buhay natin. Dahil sa bawat panalangin natin, ang Diyos ang kausap natin. Ang Diyos din ang pinakikinggan natin. Hindi lang ang sarili natin ang pakinggan natin, pero pinakamahalaga din, ano ba ang nais ng Diyos para sa akin? Ano ang mga sitwasyon na nais ng Diyos, paano ako tutugon sa mga sitwasyon sa buhay ko? Sa bahan ng panalangin, dahil kasama natin si Jesus na gumagabay sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ang ating itugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihan Diyos, narito kami na nanalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan. Nang iyong minamarapat na aming mayaalay at naway, magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahain, ngayon'y ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lamang mapapanatag ang
Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tambulan. Sa Diyos announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po'y nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang maliligom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapati mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin, sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.